principles of marketing. Let us define first, what is marketing? What is marketing? So, marketing being defined is a form of communicating or promoting the value of a product, service, or brand to the consumer. So, let's give emphasis doon sa term na value. Promoting the value of a product, service, or a brand to the consumer. So, sinasabi na yung sa marketing daw is a form of communicating the value of a product. So, when we say marketing, ito yung way natin na kung saan ay, di ba yung process ng pagbebenta or process ng selling. So, marketing is a process, okay? So, yung process na yun is also a form of communicating daw. Di ba? Pansinin ninyo kapag may mga nagbebenta, pinapakilala yung produkto, pinapakita yung features ng product, pinapakita ko ano yung silbi ng product, ano yung makukuha mong benefit dun sa product, ano yung halaga ng product na yon. So, sinasabi nga na it is a process or it is a form of communicating or promoting the value of a product or service or brand to the consumer. Okay? Pinopromote mo kung ano yung halaga noong product na iyon. Or ano yung value ng product or noong service. Another definition from American Marketing Association, marketing being defined as the activity, set of institution, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. So, let's give emphasis dun sa process for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings. So, when we say marketing daw, according to this definition, it is an activity daw. And it is also a process na kung saan, doon sa process na yon, it involves creating, communicating, delivering, and exchanging offerings. So, pasimplihin natin. Process for creating. So, when we say create, ito yung paggawa mo ng product. Communicate, it is a process of marketing, process of selling. Delivering, ito na yung pagbibigay mo na ng actual ng product doon sa customer or sa buyer. And then exchanging offerings, the way na yung magpapalit na kayo ng value na kung saan in exchange of the product, nagbabayad yung customer mo. Okay? So, yun yung tinatawag natin na process. Okay? So, yung exchanging offerings. Then, according to Philippine Marketing Association, it is a science and profession guided principally by the Universal Principle of Ethics, Corporate Citizenship, and Corporate Social Responsibility. So, actually, it was almost the same lang din naman dun sa mga naunang definition. But by this, according to this definition, ito naman yung masyado ng deeper na kung saan meron mga sinusunod na mga profession, mga universal principles or ethics. Pero, ang bottom line nun, ganun pa rin yun. It is an exchange of values. So, in summary, marketing is a creation, communication, delivery of value to customers. Ayan lang yung pinaka-summary niyan. So, you are about to create product, you are about to communicate that product or service, and then deliver the value of that product to your customer. As simple as that, okay? So, actually, it is another simple definition nito sa para mas madali ninyo maintindihan, exchange of values. Okay? So, when we say exchange of values, meron ng pagpapalitan na nagaganap. Whether monetary or may money involved dyan or wala, meron pa rin exchange ng values. As long as may exchange ng values, whether may money involvement or wala, that's marketing. Okay? So, kung natatandaan ninyo before, if you are aware with what we are saying, the barter trade or yung tinatawag natin na kalakalang barter, na kung saan noong mga unang panahon ko na aalala ninyo sa mga history subjects ninyo before, di ba? Yung sinatawag natin kalakalang barter na kung saan nagpapalit ng produkto yung dalawang tao nang hindi pera ang kapalit ng product nang binibili nila. So, sabihin natin magbibigay ka ng baka, ang kapalit ng isa bibigay sa yung kapalit kambing o kaya baboy, di ba? So, meron nangyayaring exchange of values. So, in terms of monetary naman, ito naman yung kung saan na bibili tayo ng product, bibilihin natin yung product kasi alam natin kailangan natin, may value yun para sa atin. Kaya natin siya bibilihin. And then, in exchange, bibigay natin yung pera ang gagamitin natin pambili. Na kung saan, may value din yun na magiging kapakipakinabang dun sa part ng seller na pagbibilhan mo. Okay? So, yun lang siya. In summary, it is the
exchange of values na kung saan merong creation, communication, delivery of value to customers. Okay? So, once again, creation, ito yung pag-create natin ng product. Communication, the way we sell our product. And then, delivery of value is the actual process of buying and selling of the product. Okay. Now, let's proceed with this. Products or services that serve no purpose or contribute nothing to individual and societal well-being should not be marketed. Okay. So, in this, ang sinasabi lang naman dito, kung walang halaga yung isang product, bakit pa kailangan i-market? For sure, wala namang bibili noon. Diba? Okay. So, yun lang naman yung point nun, itong statement na ito. Kung wala siyang halaga or hindi naman siya kailangan, hindi mo na siya kailangan i-market. Okay? Kasi wala namang bibili nun at wala na pakinabang yun. So, waste of effort lang siya. Waste of time as well. Okay? So, yun lang siya. Okay. Now, let's proceed with the goals of marketing. So, for the goals of marketing, we have first, understand the market and its consumers and satisfy their changing needs and wants. So, isa daw sa goal ng marketing is to understand the market. Kailangan alamin mo muna kung sino yung market mo and yung mga consumers mo, yung mga pagbebentahan mo or yung potential customers mo. Then, pag alam mo na yon, so, masasatisfy mo na yung needs and wants ng customers mo. Okay? So, sabihin natin, gusto mong magtayo Korean pork barbecue na store, unlimited Korean barbecue yan, sa isang Muslim area. Sa tingin mo, kikita yung product mo doon. Di ba hindi? Kasi alam natin na sa Muslim, nasa kultura nila na hindi sila pwede kumain ng baboy. So kung magtatayo ka ng negosyo na ang tinitinda mo ay baboy at ang produkto mo ay baboy, dun sa ganong area na alam mong bawal sa kanila, ang mangyari, hindi sila kikita. Di ba? Hindi kikikita yung business. Okay? So with this, ang sinasabi, kailangan alam mo kung ano yung pangangailangan nung market mo. So, for example, gusto mo ngayong magtayo ng isang coffee shop sa isang building. Yung building na yon, nakita mo kasi na merong may nag-ooperate na call center dun sa taas ng building na iyon. So, ngayon, alam mo na yung mga call center, mga nagtatrabaho sa call center, kailangan niya ng kape, lalo na yung mga nasa graveyard shift, pampagising, ganyan. So, dahil alam mong pangangailangan nila yon, magtatayo ka ng negosyo mo doon sa area na iyon. So, nandoon yung tinatagda na understand the market and its consumers and satisfy their changing needs and wants. So, with that, na-satisfy mo kung ano yung need ng market mo na nakita mo in that particular area. Okay? So, ang bottom line doon is alamin mo kung sino yung market mo. Okay? Hindi po pwedeng, ay gusto ko ng ganitong business. Magtatayo ako ng ganitong ganyan. Ang tanong, yung business mo ba na yon is kailangan ba ng mga tao na nandoon sa lugar na gusto mong pagtayuan ng negosyo? Okay? So, that is the first goal of marketing, which is to understand the market and its consumers and satisfy their changing needs and wants. Next, second goal of marketing is introduce and innovate products and services that improve human condition and the quality of life. So, introduce and innovate. So, dun muna tayo sa sinasabing introduce. So, isa sa goal ng marketing doon is makapag-introduce ng product. Okay. So, marami ng businesses ang nag-exist. Marami ng product ang nag-exist. Pero nung nag-umpisa yung product na yun, pansinin ninyo, Apple, sa pinati Apple Company. Okay? So, nung nag-start ang Apple, kung ano ba yung offer nila dati, hanggang ngayon, ganun pa rin ba? Kung ano yung unit na nilabas nila dati, up until now, ganun pa rin ba? Hindi, di ba? So, nagkaroon ng pagbabago. So, from, not sure if iPhone 3 or 3G yung una nilang naging product, then up until now, anong version na ng iPhone ang meron na lumabas ngayon? Not sure if 12 ba or what. Di ko na alam kung ano yung pinaka-latest. Diba?
nagkaroon ng pagbabago. Yun yung tinatag natin na innovate products. Okay? Hindi sila po pwedeng kung halimbawa nag-start ka or nag-operate ka ng business at in-offer mo ganitong product, hindi po pwedeng as time goes by, yun at yun at yun lang yung product mo. Kailangan magkaroon ng innovation yung product na ino-offer mo. Okay? Dahil kung hindi mo gagawin yung innovation ng product na iyon or nung service na ino-offer mo, mapag-iiwanan ka in terms of competition. Okay? So, nandoon yung innovation para makasabay ka. Hindi lang basta makasabay pagdating sa in terms of competition. You are doing that innovation to improve the human condition and quality of life. Okay? So, another example, balik tayo sa cellphone. Di ba kung mapapansin ninyo ang mga cellphones dati may keypad, mas malaki pa yung sa isang cellphone para mas malaki pa yung nakakain na space or malaki pa yung sakop ng keypad kesa dun sa screen ng cellphone. Then later on, mas lumaki na lumaki yung screen, lumit na lumit yung sa keypad hanggang later on naging full touch screen. Tapos yung na-discover ng mga tao or napansin ng mga tao na po pwede palang manood using your cellphone, lumaki na yung cellphone ngayon. Lumaki na lumaki yung screen. So that's innovation. Okay? So, isa yun sa goal ng marketing. So, nag-i-introduce tayo ng product to improve human condition and not only to introduce but also to innovate. Okay? Innovate products and services. Okay? So, hindi dapat tayo masatisfy. Kung halimbawa kayo na sa business industry na, hindi dapat kayo bayating masatisfy na kung ano lang yung product ninyo na nag-umpisa kayo, eh yun na hanggang sa tumagal kayo. Kailangan magkaroon ng innovation. Okay? Or magkaroon ng pagbabago dun sa product na ino-offer ninyo. Next, third goal is design and implement effective customer-driven marketing strategies. So when we say customer-driven marketing strategies, ito yung kung saan, halimbawa nasa business na kayo, kailangan mo na gumawa ng mga marketing strategies sa customer-driven. So when we say customer-driven, kailangan attractive pagdating sa customer mo, wherein kung saan maiinganyo sila na bumili or mag-avail ng product mo. So one best example of this is yung mga ginagawa ng mga mall sa mga 3-day sale. Diba? Pag sale, alam natin na marami ang pumupunta sa mga mall, 'di ba? Kahit na alam natin pag sinasabing sale hindi naman ganoon kababa or minsan nga mas mataas pa, pumupunta pa rin tayo. Pumupunta pa rin yung iba sa atin kasi ang alam natin, sale, okay? So that's one marketing strategy. Another aside from that is yung mga buy one take one. Okay, na kung saan parang aside from the value of the product na nakukuha nila, may another value pa sila nakukuha. Okay, so that is customer driven marketing strategies. Next, marketing programs that deliver superior value to consumers. So ayun nga, develop marketing programs. So, ito naman yung kung saan na aside from the value na nakukuha mismo nung customer doon sa product na ina-avail nila, may another value pa sila na nakukuha. Okay? So, example is yung sabihin natin yung mga customer loyalty program na kung saan, like yung sa Happy Plus ng Jollibee, rewards card or yung sa click up ng 7-Eleven, Suki card ng Mercury Drug, yung SM Advantage card ng SM, then yung Robinson's Rewards card at marami pang iba na kung saan when they avail of that, aside from the value of the product na nakukuha nila, after earning some points, meron pa sila nakukuhang other value for free using that points na na-earn nila kapag nag-a-avail sila noong product. Okay? So, develop marketing programs that deliver superior value to consumers. Okay? So, aside from the value of the product, actual product na in-avail nila, may nakukuha pa silang another value. Okay? Next, build and maintain mutually beneficial and profitable customer relationships. So, in this naman, kailangan daw nating
create ng mutually beneficial and profitable customer relationship. So, isa daw yan sa goal ng marketing. So, paano naman ito nangyayari? Ito naman yung kung saan we are about to, we are creating product na kung saan we assure the quality para maging beneficial sa customer natin and as well profitable on our part. Kasi kapag maganda yung ino-offer natin ng product, ang tendency noon, uulit na tuulit yung customer. Okay? So, nabibuild yung customer relationship. And pag umulit siya ng umulit ng bili sa'yo, kumikita ka ng kumikita. Okay? So, nagkakaroon ng mutual benefit. Nakikinabang siya sa product mo na magandang quality ng product na in-offer mo. And at the same time, kumikita ka. And lastly, nabubuo doon yung customer relationship. Okay? Diba? Pansinin ninyo, lalo na yung mga nag-online shop like Shopee, Lazada, yan, diba? Meron diyang mga sellers na kung saan, pag nakabenta na ng product, nakuha na ng buyer yung product at nakuha niya na rin yung bayad noong buyer at may complain yung buyer dun sa product na in-order niya, parang hindi, mostly na nakikita natin experiences, hindi na pinapansin, hindi na ina-entertain yung complain or kung gusto man ibalik. Wala na yung tinatawag natin na after sales service. So, walang nangyayaring mutual benefit. Okay, kumita ka lang pero hindi naging beneficial yung product na in-offer mo dun sa customer mo. Okay? So, for you to achieve this goal, kailangan makapag-build ka ng mutual benefit or mutually beneficial and profitable customer relationship. Okay? So, that's one. Isa yun sa goal of marketing. Next one is capture customer value to create profits. So, capture customer value to create profits. Kailangan, parang this is also in relation with the number one, understand the market. So, kailangan makita mo kung ano yung kailangan ng market mo. Okay? So, sabihin na natin na meron ka ng isang regular customer. Aside from doon sa regular customer mo na siya, regular na bumibili na siya sa'yo, regular na kumikita ka na, kailangan alamin mo pa kung ano pa yung pwede mong i-add doon sa service or sa product na ina-avail niya sa'yo. Okay? So, para ma-retain mo yung customer mo. Okay? Para mas umulit pa siya sa'yo. Okay? With that, since nakita mo na nga kung ano yun pang kailangan ng customer mo, na-retain mo na siya at the same time, kumikita ka pa. Okay? So, you have to capture customer value. Ano pa yung mas kailangan ng customer mo? Aside from the product na ino-offer mo at binibili niya sa'yo, ano pa kaya ang kailangan niya? Okay? Sabihin natin na meron kang isang mini grocery. Oo, regular customer mo na siya. Ngayon, sa tingin mo, ano pa kaya yung pwedeng i-improve mo dun sa service mo or sa product na ino-offer mo para mas mag-enjoy siya? Okay? It's either in terms of service, mabilis ba, mabagal, in terms of ventilation of the area, or whatsoever. Kailangan malaman mo kung ano pa yung mas maganda pang may offer mo para mas masatisfy pa yung customer mo. And at the same time, ma-retain mo siya as your regular customer, mabuo yung relationship. And the bottom line doon is, kikita ka pa rin to create profits. Okay? And that is the sixth goal of marketing. And then, next is promote value transactions with full regard to the society's well-being. So, isa daw sa goal ng marketing is yun nga, promote value transactions with full regards to the society's well-being. So, when we say society's full regards with society's well-being, ito naman yung pag-create mo ng mga marketing programs or marketing strategies na kung saan is kino-consider mo yung environment mo and the society as well dun sa ginagawa mong marketing program. So, may isa akong nakitang post sa Facebook before na bago pala yun, example muna tayo. So, ang isang example nito is kung mapapansin ninyo sa mga grocery. Before, ang grocery, kapag namimili ka or namimili yung mga magulang ninyo dati, ang ginagamit is plastic, di ba? Then later on, kung napansin ninyo, from plastic, nag-transition na into paper bag. So, bakit daw? Para daw malesen yung plastic na kung saan alam natin na lahat na ang plastic is malaki ang epekto at nakakasira to sa environment. So, with that,
considering the society and the environment, ganun yung ginawa ng mga different local governments sa kung saan minandate nila na kailangan mag-transition na from plastic to paper bag. And then kung mapapansin din yung sa mga fast food chain. Sa fast food chain naman, before, kung mapapansin ninyo, dati parang once a week meron silang tinatawag na strawless day. Halimbawa, like na na-experience ko in one of the fast food chain, parang every Wednesday is strawless sila. Then, from that na parang single day lang nila ginagawa yon, hanggang naging twice a week, then tumagal, full operation na nila, naging strawless na talaga yung isang fast food chain na yon. So bakit? To lessen the usage of plastic, to consider the environment, to help the environment na ma-lessen yung paggamit ng plastic. So yun yung tinatawag natin na promote value transactions with full regards to the society's well-being. And then yun nga yung sinasabi ko kanina na nakita ko sa Facebook, before daw may naka-notice kasi na if you are familiar with the ayan, Macau Imperial Tea, yung plastic niya masyadong makapal. Okay, so dahil sa kapal niya, sabi na po pwede daw na ma-refill or ma-reuse itong type, ganitong type of plastic. Okay, so with that, considering the society and considering the environment, someone suggested na kung saan after you avail a Macau product daw, why not daw i-offer ni Macau na yung mga susunod na mag-a-avail using the old cup, parang mangyari sa refill, eh magkaroon ng discount. So with that, yun yung kung if they will use that suggestion, they are considering the environment, and yun yung tinatag natin na full regards to the society's well-being. Okay? So yun yung pag-create natin, pag gumagawa tayo ng mga marketing activities, marketing programs sa kung saan malaki yung consideration natin kung sa kung ano man yung magiging impact nung program natin or nung activity natin sa environment. Okay? Opo. Apa. Okay. So sige. Now let's proceed with the traditional approaches to marketing. So we have 3: the production concept, the product concept, and the selling concept. So, before that, when we say traditional approaches, for the traditional approaches to marketing, actually, this is a product-centered na kung saan yung approach mo sa marketing or kung bakit ka na sa paano mo binibenta or paano mo minamarket yung product mo, ang focus mo is dun mismo sa product itself. Okay, so kaya siya sinasabing product-centered. When we say traditional approach, it is a product-centered kasi nakatuon ka lang doon sa product mismo na ino-offer mo or na binibenta mo. So simulan natin sa production concept. So when we say production concept, it assumes that customers prefer a products that are inexpensive, affordable, and widely available. Okay? So when we say production concept, na kung saan kung halimbawa ikaw ay nasa business, parang kaya mo gustong maging mabenta yung product mo dahil gusto mo yung product mo eh maibenta mo ng mura or at low cost. Low cost lang binaba ang ginagastos mo doon sa pag-produce ng product mo na yun so that maibenta mo siya ng mas mababa. Kasi alam nating lahat or even us, gusto natin yung mga product na mura lang. Others will not consider the quality of the product pero tinitingnan lang talaga is yung presyo. Yung presyo ng product. So basta mura, sige kagat, bili agad. Okay, without considering the quality of the product. Meron ganyang businesses din naman or meron namang nasa iba't ibang industry yan na kung saan mas gusto lang nila makapagbenta ng produkto nila sa mas murang halaga. Okay? Na kung saan abot kaya talaga. Okay? And that is production concept. Kaya sa production ha, kasi gusto ng business na makapag-produce ng product at a low cost. Okay? So, kaya sa production
concept, okay? Kailangan, ang gusto niya is maibibenta niya yung product niya sa mas mababang halaga. Ano naman pinagkaiba nito dito sa second one, which is yung product concept. Huwag kayong malito within the product concept and then production concept, ha? So let me explain this product concept. So the product concept assumes that customers will always prefer and patronize products of high quality. So kabaliktara naman siya ngayon ni production concept, na kung saan si product concept daw, ito naman, ang gusto niya may offer is yung product niya na maganda yung quality. Without considering the price, whether mahal yan or mura, basta ang gusto nyo maibenta is high quality na product, magandang quality ng product. Okay? Kasi hindi rin naman natin maaalis, in reality, meron talaga na they will not consider the price, but they will consider the quality of the product. So sabihin nila natin na in terms of cellphone industry, so, si Cherry Mobile tsaka si Apple, si mga Apple products, Apple, yan, mga iPhone, di ba? Si Cherry Mobile, ang ginagamit niyan is si production concept, na kung saan they are considering na may offer yung product nila at a low cost, di ba? Pansinin niyo yung mga products ng Cherry Mobile, napakamumura, di ba? Kayang-kaya talaga mabili, afford na afford. Pero in terms of quality, hindi sa sinisiraan ko si Cherry Mobile. Pero hindi naman ganun kaganda ang quality ng Cherry Mobile. At alam nating lahat yan, di ba? So, yun yung tinatag dati na production concept. Makapagbenta lang ng product at a low cost at an affordable price. Di ba? Kasi we all know na marami talaga na gusto na mas mura lang. Unlike kay product concept, ang mga example natin dito is si Apple, di ba? Whatever the price it is, ang i-offer niya magandang quality, di ba? So that's Apple, di ba? Papansinin niyo, oo, maganda naman talaga yung quality, pero tingnan niyo, napakamahal. Pero in terms of quality, goods na goods naman, di ba? And that's the difference between the product concept and then the production concept. So when you say, huwag kayong malilito doon, ha, ulitin ko lang, ha. Yung production concept, naka-focus sa gusto niyang maibenta yung product, kaya siya production, kasi in terms of production of the product, parang low cost lang gusto ng company or gusto ng business, sa mas kakaunti lang yung gastos and pag doon sa process of producing the product, kaya siya production concept, para maibenta yung product at a low cost or at a low price or with an affordable price. Unlike a product concept, na kung saan gusto niyo maibenta yung product na high quality, whatever the price it is, kung ano man yung cost niyan, basta maibenta niya yung product na maganda yung quality, okay? So, based on my experiences in the previous years or in the previous semesters, kasi nalilito, mostly nalilito pagdating dyan sa production concept and then the product concept, okay? Now, for the third one, selling concept, it emphasizes aggressive and selling promotional efforts. So, ano pa rin siya, product-centered pa rin, pero ito naman, ang emphasis niya, ang emphasis ng approach is magkaroon ng mas aggressive selling. Parang mas ang effort niya is naka-focus on the way na kung paano maibibenta yung product. Sabi nga, aggressive selling and promotional efforts. So, wag na tayong lumayo. Doon muna ulit tayo sa cellphone industry. Kung papansinin niyo, pupunta kayo ng mga malls, 'di ba? Sa before, nung kasagsagan na pwede pa tayong maglagalag sa mga mall, 'di ba? So mapapansinin niyo si Oppo tsaka si Vivo, 'di ba? Ang dami-dami niyang mga empleyado, dami-dami niyang sales personnel na kung saan haharangin ka at o-offeran ka at aalokin ka na bumili noong cellphones nila, 'di ba? So nandoon doon yung tinatag natin na aggressive selling. And then another example for this is yung mga yun, punta tayo sa promotional efforts, sa kung saan nakatutok yung isang business sa pag-create ng promotion. Parang pinagtutuon na nila pansin na gawa ng promotional activities or ng advertisements yung product nila para mas makilala, okay, para mas bumenta, okay. So, di ba kung mapapansin ninyo sa mga TV, merong mga commercials dyan na sa isang araw ilang beses mong mapapanood at paulit-ulit. Hindi lang sa TV, kahit sa radyo.
even me, sa pag nakikinig ako ng radyo, may mga radyo na halos makabisado mo na dahil paulit-ulit talaga yan sa buong araw. Okay? Yun yung tinatag natin na aggressive selling and promotional efforts. And that is the selling concept. Okay? But then, nakafocus pa rin yan dun sa product. Kaya tinawag natin siya na product-centered. So, that is the production concept, product concept, and then the selling concept. So, huwag malilito dun sa dalawa, the production concept and the product concept. Okay, now, let's proceed with the contemporary approaches to marketing. So, in contemporary approaches to marketing, kung si traditional approaches, eh, product-centered siya, si contemporary approach naman is customer-centered naman. Okay? Na kung saan ang piniting ang approach dito is parang kinoconsider mo yung customer mo kung bakit ka nagma-market. Okay? So we have three: the marketing concept, relationship marketing concept, and then the societal marketing concept. So simulan natin kay marketing concept. The objective is to provide a solution to the customer's actual or perceived problem. So kung natatandaan ninyo yung first goal of marketing, ito yon: to provide a solution to the customer's actual or perceived problem. Okay? So, kaya ka nagbebenta or kaya mo ino-offer yung product mo dahil alam mo na yung product na ino-offer mo is a solution dun sa pangangailangan ng customer mo. So, let me give you an example. When I was working with insurance company, ang ino-offer namin dito is yung insurance for OFW. So, ang market namin is yung mga recruitment agencies, overseas recruitment agencies. Ang ino-offer namin is yung insurance. So, we are doing this marketing concept kasi yung insurance na yun is mandatory sa lahat ng mga OFW na umaalis. So, hindi pwedeng umalis ang isang OFW na walang insurance. So, paano pumasok si marketing concept? So, we as a insurance provider, minamarket namin yung product namin doon sa isang recruitment agency kasi alam namin na kailangan namin, pero kailangan ng client namin or ng agency na yun, yung insurance na ino-offer namin. Okay? Yun yung tinatag na provide a solution to the customer's actual or perceived problem. Okay? So, yun po yung marketing concept. Next one, relationship marketing concept. Believes that all marketing activities are for the purpose of establishing, maintaining, and strengthening meaningful long-term relationships with customers. So, kadalasan itong relationship marketing concept, nag-a-apply din to sa mga yung mga life plan, mga insurance, 'di ba? So, hindi lang basta sila makapagbenta, binubuo din nila yung relationship nila with their customer. Okay? So, meron din ganyan na they are doing the marketing to build relationship with the customer. Okay? At kailangan talaga yon na i-build mo yung relationship mo with your customer. Not just a relationship, but a long-term relationship. Okay? Para kumita ka sa kanila. Siyempre, kakailanganin ka nila. And you have to build that meaningful or strengthen that meaningful para mag-stay sa iyo yung customer mo. Kasi once na hindi maganda ang experience sa isang customer sa service mo, eh hindi yan mag-i-stay. Okay? So, yun yung tinatag natin na relationship marketing concept. So, going back with my previous example, when I was in the market, insurance company pa, hindi lang kami dun basta sa marketing concept. We are also applying this relationship marketing concept na kung saan, kapag na-close na namin yung account or na-close deal na namin at regular na kaming provider ng insurance ng isang agency na yon, ina-assure namin na maaalagaan sila na mabuti, na kung saan every time na magre-request sila ng isang ng insurance, maibibigay agad namin ng agaran sa kanila. And aside from that, aside from the service itself na mag-provide ng insurance, when they are requesting for some favors, like for example, like yung mga Christmas parties, may mga solicit, so magbibigay din agad kami sa kanila. And that's part of building a strengthening, meaningful, long-term relationship with your customer. And then last is the societal marketing concept. Beyond providing solutions to customers, the societal marketing concept goes further to include considerations that protect the customer's well-being and interest as well as the interest of the environment and society. So katulad lang din ito noong pang-pitong goal ng marketing na binanggit ko kanina, na you are doing the marketing considering the environment and the society.
Yan. The customer's well-being and interest as well as the interest of the environment and society. So you are doing the marketing in consideration with the environment. Okay? So na part ang environment noong ginagawa mong marketing activity. Okay? And ayun ang approaches to marketing. So nakita sana ninyo yung difference between the traditional approach and then the contemporary approach.